Good morning po. Good morning sa Marinduque natin, probinsyang minamahal po natin. Magandang umaga po. Magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay, lalong-lalo na po sa dito sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Dito po sa Marinduque News Network. Magandang araw po. Napakaganda ng panahon natin ngayong umaga. Welcome po sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Na kung saan po sa pamamagitan po ng ating programa ay malaya nating na ipapahayag sa ating mga mamamayan ang mga gawain at accomplishment ng Marinduque Police Provincial Office. Bago po ako magpatuloy, nais ko po muna bumati na isang magandang umaga po. Pagandang panahon po natin ngayon sa lahat ng taga-subaybay ng Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Lalo-lalo na po, siyempre sa aming pong bagong pinuno ng Philippine National Police, Police General Leonardo B. Carlos. Sir, good morning po. At sa aming Regional Director ng PROMI Maropa, Police Brigadier General Nelson Bermudez Bundok. Sir, good morning. And sa amin pong Provincial Director na si Police Colonel Antonio Cleope Bilon Jr. Sir, good morning po. Sa amin pong DPDA, Police Lieutenant Colonel Julius Bernardo. Sir, good morning. Sa amin pong Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Aurelio K. Cabintas. Sir, welcome sa Marinduque and good luck sa ating pong trabaho sa Marinduque. Siyempre po, sa mga kasama ko po sa Provincial Staff Officer ng Marinduque, dyan po si Police Lieutenant Colonel Marlon Hernandez ng Investigation, Police Lieutenant Colonel Leon Sisapio, Police Major Kent Juan T. Quintana, Police Major Randel Sabdula. Yan po, mga kaklase ko po. Good morning sa ating lahat. Siyempre po, sa aming mga kasama sa mga opisina, bawat opisina ng Marinduque Police Provincial Office, nandiyan po. Lalo na po sa aming mga kasama sa Police Community Affairs and Development Unit. Magandang umaga sa ating lahat. Nandiyan po si Police Lieutenant Trina Alcalpado, Police Executive Master Sergeant Annalie Rehano, Police Staff Master Sergeant Milan Bacomo, Police Staff Sergeant Franklin Orilla, Police Corporal Alir Mandak, Patrolman Benji Mausar, and Inyo Pire Roselo Salvacion, o si Sweet kung tawagin po namin. Ako po ang inyong likod, Police Major Elmer Lontok Manalo po, ang kasalukuyan po na Chief ng Police Community Affairs and Development Unit ng Marinduque Police Provincial Office. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, napakaganda po ng umaga. Siyempre po, yung mga kasama ko din po dyan sa mga opisina niya, dyan po si PISPO, yung aming bago pong PISPO, si Police Executive Master Sergeant Dennis Almonte. Yan po. At sa mga kasamahan namin nasa mga kanya-kanyang opisina po dyan na busy po sa pagpiprepare ngayong preparation po ng mga activities namin sa kapulisan. At ang unahin ko din po, siyempre po, ang pagbati din po kay Bishop Maralit. Bishop, magandang umaga po sa ating pong mga kaparian. Magandang umaga po. Ngayon po, isa din po sa isang din programa po ng kapulisan. Ito po yung may kami po ngayon ay nagre-recruit. Kailangan pa rin po ng baka may mga sa ating pong mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque, sa kanilang kamag-anak, kapatid o mga pinsan o kung sino man po may interest po na pwede pong maging kamembro namin sa Philippine National Police. May bakante po kami mga sa amin sa kapulisan. Kailangan po namin ng karagdagan para mapunaan po yung ating dito sa PROMI Maropa. Last October po, may na-take out lang po pero may islat pa rin po tayo na 170 sa May Maropa. Kaya yung may kagaya po ng panawagan namin sa mga nais po na maging membro ng Philippine National Police at dito sa Regional Office May Maropa, hinikayat namin na maging kasapi namin po kayo. May mga kailangan po na kailangang qualification lang po, pero madali lang naman po, basta kayo nakagraduate po ng 4-year degree sa college, tapos may eligibility po kung anong course ninyo, pwedeng may board. Pag ano naman po, pwede po kayo mag-exam ng NAPOLCOM entrance para sa eligibility po. Yan po ang mga requirement. Pero kalimitan naman po kung anong course, meron din po naman mga board exam. Isa na din po sa eligibility na kailangan. At syempre po, sa mga may kailangan lang po sa
height sa mga lalaki, kailangan po 5'4 pataas. Then sa babae naman po 5'2. Yan. Kaya yung mga may kamag-anak po, namin pong iniimbita na makaging kasapi po na Philippine National Police. Ha. Para may pero may pagkusildo po agad 29,000 sa ano po 'yon, basics pay po ng bagong miyembro ng kapulisan. Ayun po. Para maging maging kasama din po namin kayo. At isa din po sa amin ngayon yung programa, mayroon po kaming gaganapin na pan-shoot, invitational pan-shoot po dito sa Marinduque na gaganapin po sa Barangay Kapayang Mugpug Marinduque. Sa ikapo, sa Sabado po na ito, December 11, mag-start po tayo ng 7 a.m. At yung nais pong mag-sumali, lalo na po yung mahihilig talaga sa mga shooting competition, yan, dito po sa atin sa Lalawigan. Lahat po, ini-invite po namin yung may interest po makilahok sa amin. Welcome po sa amin lahat. Yan po, Saturday, December 11 po, 2021. Starting po yan ng 7 a.m. Aga po yung start natin. Kaya lahat po na mga pinadalhan din, may mga pinadalhan din po kami ng invitation letter. Pero bukod po doon, aming pinananawagan pa rin po ngayon na maki-join po kayo sa amin po ng ngayong December po para sa invitational natin ng pan-shoot po dito sa Lalawigan ng Marinduque sa kapulisan po. Sa amin po sa pamumuno po ng aming provincial director, Police Colonel Antonio Cleope Bilon Jr. Sir, yan, talagang para po sa ating mga mahihilig sa shooting competition po yan. Ini-invite po namin dito sa ating buong Lalawigan. Yan po. And iulit ko rin po ngayon na ngayong araw, napakaganda nga po ng panahon, pero iulat ko din po yung sitwasyon natin dito sa nitong nakaraang buwan po, November, yung mga sitwasyon po sa ating Lalawigan. Dahil medyo kanga po ang ating probinsya, isa pa rin sa masasabing tahimik na Lalawigan. Talagang napakatahimik po. Kaya, pero may mga insidente pa rin pong nangyayari. Kagaya po nito, buwan ng Nobyembre, sa buo pong buwan ng Nobyembre 2021, may record pa rin po tayo ng isang insidente ng sa against crimes against person, sa rape, under po ng rape, may isang insidente pa rin po tayo. Kaya medyo nakakalungkot sa bayan pa man din to ng Buwak. Kaya ito pa rin po yung ating panawagan na ating mga ang nakakalungkot po dito sa pangyayari pa, mismong relative ng biktima, yung naging suspect, mismong kanyang ama. Kaya sa atin po mga kababayan, yun pa rin po yung aming pananawagan na ingatan po natin talagang sa mga kasamahan sa bahay, lalo na po yung nanay natin o talagang ingatan po natin yung mga anak natin. Talagang hindi po maiiwasan, may nangyayari pa rin insidente. May isa pa rin nangyayari po sa atin sa buong Lalawigan. Ito nga po, yung rape. Yun. Medyo nagkaroon pa rin ng record ngayong buwan ng Nobyembre po. And then sa ano rin po, dito, lalo na din po dito sa traffic accident naman po. Ito rin yung aming isa ding panawagan. Talagang lumalaki din po yung insidente ng traffic accident dito sa atin Lalawigan. Sa record po ng Nobyembre, may 6 po tayong record. Kaya kalungkot talagang isa din yung po yung sa nababawasan natin yung mga insidente, yung mga nakawan, yung mga patayan, wala naman sa atin sa probinsya, yan pa po natin pinagpapasalamat. Pero may nangyayari naman po sa traffic accident, mayroong namamatay pa rin talaga na involved. Ngayon pong buwan ng Nobyembre, may record po tayo ng isang reckless imprudence resulting to homicide po. Yan sa traffic accident, talagang may isa po tayo dyan. Bayan din po yun ang Buwak nangyari. Kaya sa ating mga kababayan, yung mga namahilig po, lalo na involving po sa motorcycle, sa mga motorsiklo, talagang ito po yung isang nagiging cause ng aksidente. Talagang motorsiklo. Kaya sa buong record nitong buwan ng Nobyembre po, 2021,
Yan nga po, may anim. May apat physical injury. Reckless and imprudent resulting to physical injury. And may isa din po sa damage to property. Kaya bali anim po yung record natin sa vehicle accident. Talagang makakalungkot man din sabihin, talagang ito po ang pinagmumulan, kalimitan ay motorsiklo din po ang sa record natin dito sa anim na insidente po ng traffic accident. At may isa nga po nakakalungkot ay may isang namatay tapos kilala pa sa bayan ng Buwak po. Natatandaan niyo po si Doktor mismo ating radio, ating rural health unit. Kaya sa ating mga kababayan, pa rin po ang aming panawagan, mag-ingat po. Kung maaari, talagang kompleto po yung ating mga ginagamit pag lalo na may mahilig po sa motorsiklo pagmamotor. Talagang kailangan po ay hindi man po kayo laging nahuhuli ng kapulisan dahil wala po kayong mga, unang-una, walang helmet. Sana ay sumunod po tayo. Huwag na nating intayin pang may mangyari pa pong aksidente. Yan po, para po sa atin lahat po ito. Ito naman po yung ginagawa natin, pampaalala, para din po sa maiwasan natin talaga yung aksidente. Yan po, talagang tumataas yan. Lang po ang nagiging mataas ang record dito sa atin sa lalawigan. Itong traffic accident na sinasabi nga po, involving ng mga motorsiklo. Kaya yan pa rin po ang aming panawagan. At syempre po, isa pa rin aming panawagan, hindi pa rin po tayo ika nga sa ating lalawigan ay hindi pa rin po tapos yung ating laban. Nadyan pa rin po yung ating mga pandemya. Kaya yung aming mga kapulisan po, nadyan siguro yung iba sa inyo po ay nasisita din, lalo na sa mga QCP o quarantine control point namin, mga checkpoint. Yun din po aming hinihingi pa rin ng pamahin kung kayo na aming namaabala. Kami po ay nagpapa-implement ng minimum health protocol at mga guidance galing po sa interagency task force natin sa lalawigan para ma-implement po ito. Lalong-lalo na po, hindi pa rin po kagaya po binabanggit ko lagi, hindi pa po tapos yung laban natin. Kaya lalo na may isa pa pong pumapasok na virus, lalo na po tayo maghihigpit dito sa lalawigan para lalong hindi po makapasok dito sa atin po yun. Kakaunti na po yung mong sa record, base sa record po, napakaliit na ng bilang ng ating mga may COVID case. Pero hindi pa rin po tapos, kaya yun pa rin po ang panawagan namin, patuloy pa rin po tayo mag-iingat. Sumunod pa rin po sa minimum health protocol natin. Lalo-lalo na yung mga wearing of face mask pa rin po tayo. And social distancing ang pinaka-isa din po. Kaya para yun po ang ating isa pa rin panawagan, talagang mag-iingat po tayo lagi. Mag-iingat po. Talagang ang ating probinsya po ay nadyan lagi yung pagsubok na pandemya. Yan, may isa pa po tayong problema. Diyan pa rin po yung iisip. Hindi pa rin po natin matapos-tapos. Talagang nakakaawa po yung ating mga kababayan na may alaga ng baboy. Ngayon, nagkakaroon ng sakit. Kaya isa pa rin po ito sa ating ang ating kapulisan sa tulong po ng ating ng veteran office. Talagang nadyan po yung ating kapulisan. Isa pa rin po yan sa inilatag natin ng kapulisan, yung quarantine control point naman sa mga checkpoint po. At talagang chine-check po yung mga permit ng mga lumalabas. At talagang yung dokumente po ang ating ini-inspection dyan. Dahil mahirap pong maglabas muli ng mga may makalabas sa atin sa probinsya na may sakit na baboy. Yan po. Talagang kaya isa na naman itong pagsubok sa atin, sa atin lang mga kababayan. Talagang hindi pa tapos yung pandemic. May isa na namang sakit na nakakaano rin sa atin. Kahit ito'y mismong ang ekonomiya ay may problema ito, nakasali pa ang agriculture talaga sa larangan ng agriculture. Talagang ito ang isang lalong-lalo na dun sa malalaking may mga alaga talaga na hanap buhay talaga ay pag-alaga ng baboy. Yan, talagang nakakalungkot sa pangyayari yan sa ating mga kababayan. Kaya yan po, yung mayroong namang umaari, ingatan natin yung ating mga alaga. Talagang huwag munang magpapasok ng ibang
Dahil madali itong mahawa yung mga pag may isang kahit sa tao yung pag yung isang tao galing doon sa mayroong may sakit, pwedeng may niyang ma-transfer din niya doon sa ibang lugar pa. Kaya ingat din kung sino yung mga pinapapasok din sa inyo mga pigiri o kulungan ng baboy. Talagang yan ang isang problema natin dito sa lalawigan. And then bago po ako magpatuloy, magbabalik po ang ating programa ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Kabataan kontra droga at terorismo o KKDOT ay programang itinataguyod ng pambansang pulisya sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maprotektahan at mapangalagaan ang ating mga kabataan laban sa banta ng iligal na droga at terorismo. KKDOT, kabalikat ay mga individual at organisasyong pangkabataan na may hangaring mapangalagaan ang kanilang kapakanan at kaligtasan tungo sa kanilang magandang kinabukasan. KKDOT, malasakit sa kabataan, katatagan ng magandang kinabukasan. Ang magkaroon ng matatag na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, mas matibay na paglaban sa kriminalidad, mas mabilis na pagtugon sa kinakailangang police assistance, at mas malapit na dudulugan para sa mga reklamo ng mga manggagawa at maging ng mga mamumuhunan. Magandang umaga pong muli sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Marinduque. Welcome po muli sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. May isa pong nag-comment sa ating dito sa chat box. Nagtatanong si Nailin Serenilla Soribilo Jeneline, binaligtad yung Jeneline ang Oliveros, binaligtad niyo ang kanyang pangalan. Ang tanong niya, sir, ask ko lang po yung pasa na sa board exam ng criminology, saan po pwede mag-apply? Yan, maganda po. Ipipage ko din po ito, yan, may contact number po, yan, nasa yung mga, yung kagaya po ng binanggit ko kanina, isa po sa requirement natin yan, yung board exam, isang eligibility. Then yung mga requirement na lang ito yung kung pwede rin po kagaya po yung sa civil service professional. And then yun kagaya mo nga po ng binanggit ko yung hindi lang po yung PNP entrance sa exam sa NAPOLCOM, pero yung wala pa pong eligibility pwede po kayo mag-exam po ng sa NAPOLCOM and civil service professional. And ito po yung query po ni Ma'am Jeneline. Yung tungkol dun sa pasado na sa board. Yan po, may online din po dito. Online process po sa RRSU natin sa Memaropa. Ito, papublish ko sa para pwede mo mapicturan o makita mo. Yan, pwede kayong mag-contact dyan sa cellphone number nila para dun sa procedure. Pwede kayong mag-inquire. Kindly contact our hotline number ng 043-288-9504 or 0915-964-7869. Ulitin ko, ito, pwede kayong, kung may, lalo na sa mga applicant, pagka kompleto na inyong requirement, yan, yung number. Ma'am Jeneline Oliveros, ito po yung pwede po kayo, direct na po kayo ng contact kay, sa ating RRSU po, mismo. Yan po, 0915-964-7869. 69. Para po makapag-direct po kasi dahil online po muna yung procedure nito.
mismong yung humahawak po ng training natin, unit, sa Memaropa, sila po mismo yung makaka-receive ng inyong tawag para dun sa inyong query po. And then, ang isa din po, pwede naman po kayong pumunta din muna sa aming opisina, sa Marinduque PPO po. Hanapin lang po ninyo sa opisina po ng Chief Parmiu o yung sa admin po namin para direkta po din kayong matulungan namin. Ayan po. Maganda po yun. Isa din po yun at pasado ka na naman po pala sa board exam ng criminology. Yan. Yan po. Yan yung kagaya ito. Yung general qualification. Pakipo-post ko din po muli. Pakikita din ko din po ngayon. Ito po yung mga para po sa mga bagong baka bagong taga-subaybay natin na ngayon lang nakapasok. Ito po yung mga requirement natin na unang-una, Filipino citizen naman po tayo. Good moral character po, galing to sa kung school saan po galing tayo. And formal baccalaureate degree holder, yung sinasabi ko, at least 4 years degree po. Pass the psychiatric neuro. Ito po sa procedure na po ito pag nag-a-apply na po kayo. Ito po yung gagawin sa inyo. May neuro, psycho, logical, drug and physical test po. Ayan. Nagpa-process naman po nito yung ating medical unit po. Then possess, yung kagaya binanggit ko po, at least may possess any of the eligibility, PNP entrance exam ng NAPULCUM, civil service professional, or under ng board exam, R18-1080, or yung mga may eligibility po ng college, graduate po, yung mga may mga honor graduate under ng PD number 907 po yon, yung mga may eligibility na pag kay honor graduate ng college. Yan po, yung mga eligibility. And then, ulitin ko din muli po yung contact number ng ating Arecibo Memaropa para po sa ating mga kababayan na may mga kamag-anak. Yan po. Una po ninyong tawagan, ito po, 043-288-9504 or sa cellphone number po, 0915-964-7869. Yan po, mismong sa RRSU, may Memaropa po yung ating... Then may page din po sila, pwede din po ninyong yung RRSU, may Memaropa. Pwede din po sa Facebook nila. Facebook page, pwede din po kayong kumontak din, RRSU, may Memaropa. Para direct na po yung ating ang inyong mga yung pag-apply po, yung procedure na gagawin. Yan po. And then isa din yung kagaya po ng panawagan ko rin po kanina, nag-iimbita po kami sa mga may hilig po sa mga shooting competition. Meron po kami ngayong gaganapin sa December 11 sa Barangay Kapayang Magpugmaring Duque sa Kapayang Firing Range po. Ayan po. Mag-i-start na po tayo dyan maagad ng alas 7 po. Yun, mahihilig po natin sa mga shooting competition. May invitational pan-shoot po ang Marinduque Police Provincial Office. Ayan, sa aming pong pamumuno ng aming Provincial Director, Police Colonel Antonio Leope Bilon Jr. Ayan po. Yung mahihilig po nating mga kababayan para bawas ano naman po yung stress yung mga lalo na para magigyo ma-practice muli yung mga mahilig po natin dyan, mga kababayan na shooting competition. Yan po. At dadao ko naman po tayo dito sa accomplishment ng ating kapulisan. Iulat ka rin po naman. Ito naman po yung mga insidente na initiative na ng ating kapulisan. Medyo sa mga trabaho po, nag-operation, nanguhuli. Ito po yun. Meron naman po tayong... kahit po tayo kagaya pa rin po nasa panahon tayo ng pandemic, may mga nagbabiolate pa rin po tayong kababayan. Kaya yun ang inaano natin, talagang kalungkot man nasa pandemya, pero may mga insidente pa rin po ng violation. Kaya ito po sa ating sa illegal drugs. Yan. Ngayon buwan ng November, yun, wala tayong medyo, wala po tayong violation sa illegal drugs na nahuli. Pero sa illegal logging, madami pa rin po tayo ngayon. Ang may 31 pa rin po tayong operation, pero may dalawang nahuli ang ating kapulisan sa loob ng
itong November po, may dalawa pa rin pong naaresto sa illegal logging. And ito po, sa illegal logging, ang ating initial reserve po natin dito, talaga yung ating protections natin sa environment and natural resources po natin. Kaya sa tulong po din po na ito ng taga-DNR natin, PENRO, yan, talagang ini-implement po natin itong sa mga violation ng illegal logging. Kasi sayang naman po yung ating ginagawang activities, nagti-tree planting tayo, nagtatanim tayo, naglilinis tayo ng mga coastal ano, and tapos ito mga iba naman nagba-violate, kaya ito yung panawagan pa rin po natin sa ating mga kababayan. Talagang kumuha tayo ng permit para kung meron man tayong pinapuputol o pinagawain gagamitin sa mga bahay. Permit lang po ang kailangan. Then sa illegal gambling po, may 12 pa rin po tayo, 12 yung ating nahuli ngayong buwan ng November po. Kaya may mga panahon na ng pandemya pero may nagsusugal pa rin tayong mga kababayan. Yan, talagang kaya hindi nila maiwasan. And sa illegal fishing, mayroon din po tayo na huli, 3. Yan. And illegal mining, protection na naman to sa ating na environment and natural resources. May 2 po tayo na huli ngayong buwan ng November. Kaya yan po yung mga accomplishment ng ating mga kapulisan na initiative sa kanilang operation ginagawa. And siyempre po, yung sa arrest po ng wanted person, ang ating kapulisan pa rin po ay nakahuli ng 22 wanted with warrant of arrest po ito. Wanted person. Sa buwan po lang ito ng Nobyembre, may 22 tayong accomplishment. Yan po. Muli po, yan ang ating inisyatibo ng ating kapulisan. Talagang kahit panahon ng pandemya, ang dami pa rin pong nagbabiolate na kababayan tayo. Kaya yun pa rin po ang aming panawagan, sumunod lang sa panahon po tayo ng pandemya, lalong-lalo na itong mga kumagawa, hindi natin kaano, lalo na yung sugal. Kasi ngayon po dapat tayo medyo sa paggastos o ano eh, pero may nakakagawa pa rin ng sa larong sugal. Yan po, talagang medyo hindi maiwasan natin ng ating mga kababayan yung itong larong sugal. Dami pa naman, 12. Kaya, yun po. And inuulit ko po muli, baka may mga iba pang hindi nakapakinig sa simula ng ating programa. Publish ko po muli yung ating requirement dun sa mga may kamag-anak, anak, kapatid, na gusto po maging membro ng kapulisan. Yan po. Ito po yung mga requirement. Filipino citizen, good moral character, formal baccalaureate degree holder or at least 4 years degree po, college graduate. Ito naman procedure na po sa amin, sa PNP. PNP po na ang gumagawa nito, under ng medical unit po ito. Yung drug test and physical examination test. Yan. And yung mga humahawak po na mayroon na process ng PNP entrance exam o NAPULCUM, and civil service professional, and meron din pong mga board or bar examination under RA 1080, and then yung mga eligible po ng college honor graduate under PD 907. Yan, pwede po kayo. Yan po ang pwede man yung mga requirements na isang eligibility po na pwede natin gamitin sa pag-apply po bilang maging membro po ng kapulisan. Paalala po, ang yung mga unang pasok po, ranggo man ninyo ay patrolman o patrolwoman, may monthly na salary na agad po ng 29,000. Ayan po, 29,668 sa unang pasok po. And then yung nais pong mag-inquire, pwede din po kayong sa FB page o Facebook page ng RSU Memaropa. And then may cellphone number din po sila. 043-288-9504. And cellphone number 0915-964-7869. Yan po, para sa ating mga kababayan. Ano, ulit ko po, yun po yung aming sa mga nais pong maging membro ng kapulisan. Yan, mga bagong graduate po, mga na may eligibility na. Yan po, mga ang edad po natin na pwede mag-apply simula po 21 years old hanggang 30. 21 to 30 lang po. More than 30, hindi na po halos. Unless may mga kailangan din po ng
ng kaya yung may limit po yung edad, 21 to 30. Then sa height din po, kailangan yung lalaki 5'4". 5'4 po ang pinakamababa and pataas. And then sa babae naman po 5'2". Yan, may height requirement nga lang po tayo. Yan ang mga kailangan natin sa mga applicants po natin. At panawagan yung amin pong ano, baka para baka may kakilala po kayo o mahilig sa shooting competition, mayroon po ang Marinduque PPO Invitational Shoot Fest 2021 sa December 11, 2021 sa Kapayang Firing Range, Mugpug Marinduque po. Barangay Kapayang Mugpug Marinduque. Ayan po, sa mga mahihilig po sa mga sa ating mga kababayan na mag-shoot sa shooting competition. Iniimbitahan po namin kayo lahat para sa ating Invitational Shoot Fest ng Marinduque Police Provincial Office. Yan po. Thank you po. Thank you. Kaya itong maliit man po yung oras natin, yan, naisangat din po natin itong mga ilang pangyayari at kagaya po na naulat ko kanina, talagang medyo tahimik pa rin naman po yung ating lalawigan. Kahit may ilang insidente po, pero masasabi pa rin po napakatahimik pa rin ng ating probinsya po. At siyempre, kami po ay nagpapasalamat sa mga membro ng lalo-lalo sa ating sa mga barangay opisyal. Lagi po namin kasama ngayon na sa panahon pa rin po ng QCP, nandiyan po yung mga barangay opisyal, si kapitan, si barangay konsihal, at siyempre po yung ating mga barangay tanod, talagang mga B-Pats natin, tanod B-Pats. Salamat sa patuloy niyo pag at mga ilang volunteers po ng traffic enforcer. Talagang kasama namin po yan sa pag-implementa. Lalo na po sa mga QCP, sa quarantine control point natin sa buong mga lalawigan ng Marinduque. Nandiyan po, bawat bayan, meron po kami kasama mga barangay official. Salamat po sa inyong mga patuloy na suporta sa atin. At syempre po sa ating mga mamamayan dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. At kung ano man po ay inyong naobserbahan sa bawat paligid, lalong-lalo na sa ating karagatan dahil tayo pong lalawigan ng Marinduque ay napapalibutan ng dagat, alam natin po, yan po lang ang pwede nilang daanan para pumasok sa atin. Minsan hindi po ginagamit ang pier o yung ating mga port. Dadaong sila sa mga barangay. Huwag po kayo mag-atubiling i-report sa amin, lalong-lalo na po kung hindi natin kilala o hindi natin kabarangay. I-report lang po kung anong bayan ang nakakasakop dito sa atin sa lalawigan. I-report niyo po sa ating mga kasamahang kapulisan po para magkaroon po tayo ng action agad para sa inyong mga sitwasyon po sa bawat barangay. Yan po ang lagi namin patuloy. Sa tulong po ninyo, maipaparating niyo po sa amin ang bawat naobserbahan nyo sa inyong mga nasasakupan. Kaya hindi po namin agad ito makikita o maobserbahan kung hindi po nyo ipaparating agad sa amin. Kung ano po may concern sa kapulisan, inyo pong iparating agad sa amin. At tayo po ay magkakatulong, tayo po ang magkakasamang nag-iingat o nagpo-protekta dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Tayo po ang magkakasama. Ating pananatilihin pong tahimik at walang nagiging problema dito sa ating lalawigan. Kahit po tayo ngayon ay nasa panahon pa rin ng pandemya, tayo pa rin po ay tulong-tulong. Tulong-tulong po tayo nating lalabanan ito at malalampasan din po natin ang mga anuman pong pagsubok na nangyayari dito sa atin sa lalawigan. Ngayon, malapit na rin po yung panahon ng darating naman po yung celebration ng Christmas, ilang araw na din po. Kaya bumabati din po kami ng advance Merry Christmas sa ating mga kababayan. Kaya lang, mag-iingat po tayo, lalo na sa New Year's, yung mga mahilig sa mga paputok naman po dyan. Dyan tayo mag-iingat naman po at baka yung ating mga kamay or yung... Kaya may mga ipapalabas din po kami kung ano lang yung... Ika nga po yung legal na pwede natin gamitin sa pag-celebrate ng New Year's, so pagsalubong. Yan. At isa din po, panawagan din namin, itong panahon ng ganito, ng buwan ng Disyembre, bigka nga po, simula Oktobre, dyan yung insidente na tumataas yung insidente ng nakawan. Pero sa record po natin sa buong ng Nobyembre, wala po tayong naitala na insidente ng
robbery o theft o pagnanakaw sa ating lalawigin. Kaya yan po ang pinakamagandang ating naging katulong, lalo sa kagaya po na banggit ko, ang mga barangay official, ang mga barangay tanod. Salamat sa inyong pagtuloy na suporta sa amin sa kapulisan. Dahil yung mga barangay na hindi namin halos napupuntahan ng mga pulisan, pero nandiyan naman po yung mga ating mga barangay official. Kaya muli po, nagpapasalamat po kami sa patuloy niyong suporta. Ingat-ingat lagi po tayo. Yun po, yung kagaya ng pinanggit ko, may oras po talaga tayo. Kaya maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga sa ating programa po dito sa Kalutang ng Pulisya. Muli po, ako ay nag-iiwan sa ating mga kababayan. Patuloy po natin yung mag-ingat sa ating araw-araw na pamumuhay. Isang maganda at ligtas, mapayapang umaga po sa ating lahat. Muli po, ang inyo pong lingkod, Police Major Elmer Lontok Manalo po ng Marinduque Police Provincial Office. Mula po dito sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque.